Good day po sa mga visitors namin doon sa TEPS TV at welcome po. At ngayon pong araw ay meron tayong sasagutin na question galing sa dalawang teacher. Okay? So baka may mga nakikinig dito na mga teachers, mga professors, ay baka makarelate kayo dito sa problema na babasahin natin. Okay? So hindi naman bago sa akin na makakausap yung mga professors, mga teachers, di ba? So yung mga nagsisimula pa lang yung channel ko, mayroon mga mayroon ako nakausap via voice call at namomoblema. So from sa mga teachers sa elementary, sa high school, ganun din sa mga profession, sa mga colleges, okay? So pati mga pulis at ibang profession ay nakausap ko na rin, di ba? So pagdating talaga sa utang di yan namimili. Kasi lalo na pag pumasok na yan sa isip natin, okay? So para hindi na rin magtagal ay sagutin na natin ang kanilang mga tanong. Okay? Ito ay galing kay Ma'am Jess. So tinakpan ko na lang yung pangalan ni Ma'am Jess. Okay? At para sa security at privacy rin naman niya. Pero gusto ko tong sagutin dito sa aking YouTube channel kasi baka may makarelate. Okay? So para hindi na magtagal, hi po sa inyo Kuya Tep. Magandang araw po. Isa po po ninyong subscriber sa YouTube. Gusto ko lang po magtanong regarding sa OLA po. Kasalukuyan po akong meron utang sa OLA na hindi pa nababayaran dahil hindi ko na po kayang bayaran. Isa po akong guro at tinatawagan at tinitext ng lahat ng contacts ko. Ngayon po ay nagbabantaan na po sila at ipatatanggal daw po ako sa aking trabaho at ipapahiya po yung mga kamag-anak ko po. Hindi ko po alam kung ano ang dapat kong gawin. Sa ngayon, hindi ko muna sila kinakausap at nagpalit muna ako ng SIM card dahil nade-depress na po ako ng sobra at nakakaisip na po ako ng hindi maganda kung minsan. So, pause muna tayo dyan, okay? So, si Ma'am Jess ay isang guro at ang experience niya ay tinatawagan na po yung kanyang at tinitext yung kanyang mga contacts, which is ito yung tinitext blast at yung parang call bomb, parang sunod-sunod. So meron nga akong video noon na meron isang member na nagsabi na at nakausap ko rin yung iba na pag nakakita na nga sila ng tumatawag or nag-i-ring, parang nagkakaroon sila ng call anxiety pag makita nila nagbi-blink, tapos nagba-vibrate, tumutunog yung phone nila. Akala nila yun na yung yung collector. So may mga ganong mga tao na talagang sobrang matindi na yung epekto na pati yung tawag nagkakaroon na ng ng takot. Okay, di ba? Natakot sagutin, tapos ring pa lang. So ganun. At ayun, meron nga po daw siyang utang sa OLA at hindi na kayang bayaran. So, ang next na sinabi, ngayon po ay nagbabanta na po sila ipatanggal po ako sa aking trabaho. So, ma'am, Ma'am Jess at sa mga ibang mga teachers, ang layon kasi ng kanilang paraan, ng kanilang paniningil ay mayroong pananakot. Siyempre, kung halimbawa, lalo na ngayong pandemic, talagang pag siyempre napakahalaga ng may trabaho ngayon. Mayroong mga tao nga na nawalan ng trabaho or gusto nang trabaho na pero wala nang pagkakataon, normal ang hiring, di ba? So mabuti nga mayroon pa tayong trabaho. So napakahalaga sa atin yung mayroon tayong trabaho at nakakatakot nga rin naman kung ipapatanggal ka. So ang sagot doon ay, ma'am, doon sa mga tinatakot ka na papatanggal, hindi naman basta-basta matatanggal ka dahil dyan sa problema mo sa utang or yung
maging grounds yan para alisin ka, di ba? At pag ginawa nila yan ay may problema sila sa sa civil service tsaka sa ano, lalo na kung ikaw ay sa gobyerno nagtatrabaho. Ngayon, at ngayon, ang ginagawa niya ay sa ngayon po, hindi ko muna sila kinakausap at nagpalit muna ako ng SIM dahil nade-depress na po ako. Ito, pati yung sa mga hindi naman kayo teacher, di ba? O yung mga may problema sa ola. Okay naman na mag, huwag munang kausapin at magpalit ng SIM card hanggat kung gusto nyo. Kasi, for the reason or intention na hindi kayo masiraan ng isip or ma-depress, di ba? So, anything na pwedeng umano sa'yo, pumasok sa isip mo para ma-depress ka, malungkot, eh, pigilan mo na kaysa mangyari yung worse yun nga. Yung iba nga parang nababaliw na sa kakaisip, di ba? So, yun yung yun yung isa sa mga pwedeng reason. Kaya huwag mo na silang kausapin. Kasi lalo na kung wala ka pa naman pambayad eh. Tapos napakalaki yung ng kanilang interest, di ba? Tapos, yun nga, ibabanta na ipapahiya sa mga papahiya po yung mga kamag-anak ko po. So, sa ngayon, ang isipin mo muna ikaw, bawa, ganito, ano sasabihin ng mga contacts ko, mga friend mo, kamag-anak mo, di ba? Huwag muna yun. Ang primary na maging target mo sana ay yung sarili mo na huwag kang dumating na ma-depress or malungkot, di ba? Para kasi kung ikaw ang bibigay, paano na, di ba? Lalo na, malulungkot ka, may mga kausap ako, habang trabaho daw, umiiyak, na iniisip yung problema. Baka pag mangyari yan, mawala ka sa focus. Lalo na kung maselan yung mga trabaho mo, paano na yun? Lalo na ikaw, ma'am, teacher, siyempre. Pag wala ka sa focus, baka iba na yung may turo mo, di ba? So, okay yan kung halimbawa, hindi mo muna sinasagot at nagpalit ka muna sim sa layo na hindi ka hindi pa maging matindi yung iyong problema. Okay? So, yun yung ating concerns doon at yung parang dahilan at katwiran mo bakit kailangan nating huwag muna kausapin at magpalit ng SIM. Ngayon, iba din, nga pala dagdag ko, yung iba, sinasabi ko rin na halimbawa, natakot kayo na parang kontakin sa social media, sa Facebook mo, di mag-deactivate ka muna ng Facebook mo. Tapos iwan mo yung Messenger. Kung nari, may mga, may contacts ka na kailangan mo, nakakausap mo sa chat. So, yun, pwede yun. So, kasi pwede naman kasing naka-deactivate yung Facebook account mo, pero yung Messenger account mo ay active pa rin. Okay? So, yan ha. Ngayon, sa tanong niya, So, doon sa nakakaisip na po ng hindi maganda ko minsan, ang payo ko sa iyo, ma'am, huwag niyo pong gagawin yan. Kung tutusin, problema po ng ninyo sa OLA ay galing lang naman sa mga kolektor at pinapakita lang nila o parang gusto na lang nasang sabihin na mabigat yung problema mo. Pero hindi naman talaga. So, hindi ko naman kayo masisisi pero ang gusto kong sabihin na parang wag kayong maniwala diyan sa mga kolektor. At meron silang script na binabasa. So, makaka-receive ka ng mga matitinding mga mura, may mga pagbabanta, pero wag kayong maniniwala diyan. Sino man namang maniniwala diyan sa mga 'yan, 'di ba? So, wala silang sasabihin na maganda para sa inyo, lalo na meron silang trabaho nila yan at script na binabasa. Okay? So, gusto ko lang maging pag-asa na ninyo, isa sa mga maging pag-asa ninyo na 2000, sinimulan yung 2000, magti-3 years na yung group, di ba? So, meron din, nakaranas din ng mga problema. Minsan, mayroong utang na 40, ola, 60, 40, naging okay naman. Di ba? So, hindi sagot yung para nakausap ka na hindi maganda, may mga nag-suicide or parang talagang nagmumukmuk na, okay?
So, sa tanong niya, tanong ko lang po na okay lang po ba na hindi ko muna sila bayaran kasi wala naman po talaga akong pambayad dahil nung nag-partial po ako, ganun din po, parang walang nababawas. Ang sagot ko dyan ay, oo, tinan mo naman, ikaw na rin nagsabi na wala kang pambayad. So, pagbalik-balik ta rin baga, sabi nga nila, kahit sunugin ka, sabi na, kahit sunugin niyo ako, di ako mangamoy 5, di ba, sabi. So, wala naman pera, ano nang mangyari? Kung, ano ibabayad mo? Di ba? Doon pa lang, nasagot na yung sa tanong mo, kung babayaran mo sila, wala kang pambayad, di ba? So, tapos, mamaya, antindi naman ng ano nila, ng tubo nila. Meron akong nakausap, ang sinisingil sa kanya ay 500 pesos per day ang tubo. So, tinanong ko sa kanya, magkano yung kanyang sweldo? Nasa 500 plus daw. O, tinan mo, ibibigay mo ba yung sweldo mo sa kanya? May panggastos ka. Ibig sabihin, mag-work ka ng 8 oras, tas may biyahe pa, balikan. O, tapos may kukudong ka pa kukuha ng pagkain mo, pambayad mo sa kuryente. Hindi to ano yun, hindi mo ibibigay yung ano mo dahil sa ganung tubo, 'di ba? Sabi ko kalokohan lang 'yan, tapos humingi ng meron naman humingi ng parcel. Sabi ko, ako meron akong video na ginawa na hindi talaga ako sangayon sa mga parcel. At meron akong mga kakausap na nagbenta ng kotse, nagbenta ng motor nila, na mga ari-arian nila, tapos pinarsyal nila, tapos pangako, hindi na tatawagan, or pangako naman ay okay na, di ba? Pagdating niya nun, wala lang pala. Ang layo lang pala nung kolektor, may commission kasi siya kung nagbayad ng malaki yung pinarsyal, di ba? So, meron naman nagbayad ng partial, bayad ng bayad, tama, kakatulad ng nangyayari sa'yo, ma'am, na nagpartial tapos wala rin mabawas kasi ang nababawas lang yung interest. So, kalokohan, di ba? So, yun yung sagot ko. Huwag kang partial. At pati doon sa mga nakikinig ngayon, huwag kayong magpa-partial dahil kalokohan lang yan. Tapos, number two, tanto bang magsasampa sila ng kaso sa akin? Dito sa mga ola na ano, karamihan yan, talagang hindi naman sinasabi lang kasi part lang kanilang kanilang script, di ba? So, kung totoo, di sabihin na minsan nga may nananakot, magkita daw sa barangay. Di, sabi ko nga, meron akong kausap eh. Sabi ko, o sige, sabihin mo dun sa kausap mo na kolektor, antayin mo siya. O, ngayon, pag hindi siya dumating dun sa, kasi sabi alas dos daw, kung hindi siya dumating, sa susunod na sasabihin niya yan, huwag ka naman maniwala. Okay? Ano nangyari? Sabi, dumalik sa akin, Kuya Tep, hindi nga dumating yung ano. Inantay pa daw niya. Oh. Kasi nga, hindi totoo yun. Part lang ng script na yun. Tapos, sasagutin ko na rin. Meron, ba't ganun? Alam, kilala yung barangay captain namin. Kasi, magugugol naman yun eh. Sasabihin, oy, magkita tayo. Kilala kong ano nyo, ang barangay captain nyo, magkita tayo. Si ganito, si Kapitan bla bla. O, di ba? Magmumukhang legit ay kung ano, kilabot kilala na ito yung man namin, barangay captain namin. Ay, madali lang naman pong i-google yun. Okay? So, huwag kayong magpadala dun sa mga kaso-kaso, sampa, di gawin nila, di ba? Pero, huwag nyong paniwalaan. Okay? Kasi, dadagdag lang yun eh. Tapos, totoo po bang hindi na ako makakapag-upload kung baka sakali o maharang po sa BIR? Meron akong video at may mga nakausap din ako na namumblema dyan. Sabi, nung merong isa akong konsulta, nagsabi, Kuya Tep, nag-aalangan daw siya kumuha ng BI, ng NBI clearance niya, tapos yung mga passport, sabi ko. Sabi ko, hindi, kumuha ka. Tapos, baka kasi may hit, or ganito, ganyan. Sabi ko, hindi, kumuha ka. Kasi, siyempre, medyo nag-ano siya, nag-ano siya, nagdalawang isip eh. Nung, ano, sabi ko, sige, okay, kumuha ka. Kumuha. Tapos bumalik, o di walang problema. Ngayon, nakakuha siya ng NBI clearance, nakakuha siya ng passport niya, o di nakaalis. Tapos, may, ano, naghanag, meron siyang offer dun sa abroad, di nakaalis. Tapos nakakausap ko, sabi ko nga, o ano, kung hindi ka naniwala, di ba? Di, totoo na nakakuha pa rin ng kanyang, ano, ng kanyang NBI, di ba? Di ba? So,
walang problema yon. Kumuha, lalo na yung mga ano mo problema na parang gusto mag-abroad tapos may ano may ano may problema sa online lending tapos sinasabi ng mga kolektor na hindi ka makakaalis dahil dito, 'di ba? Di mag-apply kayo ng NBA niyo kung yun isa sa mga requirements, PNP clearance, mga ganun. Walang problema 'yan. At may mga katunayan na tayo na may mga nakaalis na, okay? Tapos number 4, pwede po bang malaman kung anong ulang may pending case po ngayon? Medyo hindi naman lahat sinalabas ni ano ni SEC at ni ano, 'di ba? So sa ngayon, ang mapapayo ko lang ay pag may mga pananakot, huwag na kayong maniwala doon. Tapos itigil niyo na rin syempre yung pangungutang sa OLA. Lalo na sa alam niyo yung financial capacity niyo, 'di ba? Na hindi kayo makabayad, 'di ba? So ano pa yung silbi na malaman niyo to, 'di ba? Tapos utang-utang pa rin kayo, tapos alam niyo naman pala na hindi kayo makakabayad, 'di ba? Lalo na itong mga online lending company, napakalaki po ng kanilang mga tubo o interest. Okay? So, baka malulubog ka talaga. At hindi na bago sa akin yan dahil yung group namin, natin, na may nasa, alam ko, 23,000 na plus na members. So, kung gusto nyo sumali, nasa description yung link. Okay? At, andun, pare-pareho ng mga problema tungkol sa OLA. Diba? So, wag na kayo mangutang. Please lang, 'di ba? Kung hindi naman ninyo kayang bayaran, okay? Ngayon, number 5, ano po ba dapat gawin? Nag-send na po ng complaint letter po sa Cybercrime Unit at sa SEC po ka sa SEC. Kaso lang po matagal po action, tulungan niyo po ako. So, ang layon kasi bakit natin ako sinasuggest ko na mag file ng complaint sa PNP Cybercrime, NBA Cybercrime Division, sa SEC NPC, ay una ay, yun naman kasi sinabi ng NPC na may mga violations yung ginagawa. Tapos, pangalawa is, sinasuggest ko rin yan sa mga may trabaho, at pati sanay naman kahit wala ng trabaho at may problema dun sa hinaharas sila. Ang gagawin kasi is, pag nag-apply ka doon sa cybercrime, PNP, papa-document yung mga harassment at pati doon sa mga contacts mo, papakita mo yun, ano, isesend mo yon, okay? Tapos, papakita may issue tungkol sa na data privacy, diba? Tapos, mga harassment, diba? So, yun yung magiging puruan natin, parang sasabihin natin sa HR natin, sa company natin, kung tatawagan tayo na, bakit nakaka-receive kami ng ganito? Hindi po, nag-complain na ako kasi hinaharas po ako niyan. Ganto, ganto, ganyan. Ganito yun sa mga, sa mga contacts mo, papakita natin yung pinail natin na complaint, di ba? Na, nag-pail na ako ng complaint sa police at sa NBI, sa SEC. Parang papakita mo, para wala na masyadong maraming explanation para sa kanila, ay kasi ganito ganyan, hindi ito, nakakaranas din ako ng ng mga harassment at ito yan. So pag pinakita mo yon, syempre pag kunwari nasa soft copy yon, di paprint po pa rin, tapos kunwari may contacts ka pumunta, tapos o kaya pinatawag ka ng HR, pakita mo yon na na hindi naman sila ginamit na co-maker, mga ganun, tapos nakaka-receive ka ng mga harassment. Kasi, bawal yun. Siyempre, harassment yun eh. Okay? I hope nasagot yung tanong mo, Jess. Okay? At, punta na tayo dun sa kay teacher number 2. So, tawagin natin si teacher number 2. Kasi, kung makikita nyo naman dito, nakalagay yung gamit niyang email sa yung deped.gov.ph. So, talagang hindi ko pinakita yung niya, yung buong information niya. Kasi, mamaya, ay magkaroon ng idea kung sino man yung OLA na nangaras sa kanya, di ba? So, ito yung tanong niya. Good afternoon, sir. Pa-barangay na po daw ako, tas tawagan ng DepEd at school ko para mabayaran ang aking utang. So wala na po talaga ako mapuntahan, sir. Di na po ako makakain at makatrabaho ng maayos. Yun nga, ito yung sinasabi ko na
Huwag niyo masyadong dibdibin problema yung mga sinasabi ng mga kolektor. Huwag niyo paniwalaan yung mga yan, lalo na mga nangaras. Yun, iba-iba apekto kasi ng ano eh, ng mga pangaras. Yan, katulad si ma'am, si teacher number 2, eh, hindi makakain, hindi makatrabaho ng maayos. So, meron talaga akong nakausap yan, talagang nawawalan focus, di ba? Alam mo, tag-teacher, dapat hindi mo wala sa focus yan. Baka ano na may maituro niyan sa mga estudyante niya, di ba? So, payo ko sa inyo, teacher 2, ay, yung mga sinabi ko kanina, di ba? So, mag-file din kayo dun sa PNP, NBI, Cybercrime, para yun yung magiging para papakita nyo sa mga contacts nyo, pati dun sa school, di ba? Kung halimbawa makarating sa kanila yan, at papakita mo na yung mga harassment at na natatanggap mo. Okay? Do? So, yung sa ipababarangay, hindi yan, dito to yan. Pananakot lang yan. So, sa huli, kay teacher number 1, teacher number 2, so lakasan nyo yung loob nyo kasi talagang pag at huwag kayong magpa-apekto dyan sa mga ano collector na yan dahil yung mga yan ay nananakot lang naman. Okay? So, sana hindi lang sila teacher ang nasagot nito. Pati yung mga may problema sa utang nila sa online utang nila. Okay? So, i-invite ko rin pala kayo kung halimbawa kung gusto nyo sumali dun sa group natin, nasa description yung link. So, meron tayong Facebook group na mga members na naharas ng online lending companies at ng mga kolektor. So, kung gusto nyo sumali, i-click nyo lang yung FB group na yon, yung link na yon, tapos ay approve ko ang inyong pagsali. Okay? At kung may mga tanong pa kayo tungkol sa Ola, ay mag-comment lang kayo at baka sa susunod ay isa na yung question nyo ang masagot. Kung hindi man, pipilitin ko lahat na masagot yung mga questions nyo. So, mag-comment lang kayo sa video na ito. So, hanggang dito na lang po at marami pong salamat.